Hello everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to Pinoy Survivor. Kamusta na kayo? Ito lang maginaw ngayon. Giniginaw ako. balot na balot eh. Maginaw sa Baguio ngayon. Umuulan kasi. Kanina pa. Kaya maginaw, malamig yung panahon. announcement muna. Dumadami yung mga comment, tapos mga shoutout comment. In my intent na mabigyan kayo ng opportunity nga na magpa-shoutout at saka masagot ko yung mga comment ninyo na gusto ko ring ma-share yung sagot sa iba. Because yung others naman will not bother na looking into through the comment section eh. Yung iba. So, sayang din naman kung sasagutin ko tapos nun hindi rin makikita ng iba. So, ang gagawin ko ngayon, mag-open ako ng leg. That will address lahat ng comments, lahat ng shoutouts para yung itong leg ng video na postings all about my life. Tuloy-tuloy siya. So I spend more time dun sa video itself, yung content. And then itong isa, yung pinaka-content kayo. Tawagin ko na muna siya tentatively na Pinoy Survivor na leg. Sisimulan ko yon. Kasi may mga kagaya si Olet. Hi. Thank you for your comment. Meron siyang senior na experience about yung army officials na bad experience. So, I want to discuss it. So, it becomes a content. So, thank you Olet. Ikaw yung unang-una kong gagawing topic doon sa P-Serb na lang. P-Serb. Pinoy Survivor, no? P-Serb. So, I like the sound of it. Kasi parang Pinoy Survivor serving you guys. So para yung gustong panoorin yon, panoorin nyo yung ayaw at ang gusto yung isang leg lang. Yung video leg. Tapos di ba meron pang isang leg yung future na gagawin ko na preparation, it's the episode leg. Hindi, mamili kayo kung anong leg. Para hindi tayo mahaba masyado. Tapos mahaba pa yung commercial. okay? Huli na lang ng mga shoutout ito. So, Haji Araman, Guam, USA. Sarap makinig sa inyong mga kwento. Pete Cachero from Hawaii. Peter J. Morales, Mabini, Davao del Norte. Felix Panganiban, Edmonton, Alberta, Canada. Red Castro, a new subscriber, is a former public servant. John Lay Andres, Cotabato City. Oh, kamusta yung mga taga Cotabato? Mado Senior Tabora, lagi ito. Alcala, Pangasinan. June Contreras is from Yanbu, Saudi Arabia. Uy, merong Saudi Arabia. Kamusta kayo dyan? Ingat, ingat. Alvin Natividad is from Qatar. Si John Contreras pala is from Siargao Island. Okay, kamusta yung mga taga Siargao? Sana naka-recover. Miguel Atilano is from Cabangcalan City, Negros Occidental. And Pedro Macaraeg is from Victoria, British Columbia, Canada. So yung mga susunod and para maiksi itong natin, itong video leg ng Pinoy Survivor, doon na kayo sa P-Serb, no? So may choice kayo kung panoorin o hindi. So, quick review ng mahabang kwento. Pumasok sa Makati, ang unang pinag-usapan, release ng mga hostages at tsaka yung medevac ng mga wounded
or KIA ng mga killed in action ng mga scout ranger. So nangyari yon, boom, isang umaga. So nag-resume ulit ng talks. So nandoon na tayo. Bago mag-resume nga ng talks, nagtanong-tanong ako, kinausap ko yung mga kasama, mga scout ranger doon sa ano, mostly nakausap ko yung mga mista at saka yung mga underclass and then pati yung mga sundalo. Tapos noon, doon ko na pick up yung mga kwentong sinisingit ko. Yung tungkol kay Pinoy na pumutok siya. Tapos noon, yung tungkol dun sa kay Maganto, tungkol dun sa mga supplies nila, bakit dumami pa imbis na nagsimula sila ng 1 basic load, naging 4, 5 basic loads, dami lang bala. At saka, wired yung Makati ng Panay explosive. So anytime, isang ganun lang, boom, boom ko na sabog. So yun yung situation, pagod sila, puyat, agitated, galit, ganun ba. So yun yung atmosphere ng mga scout ranger. Tapos itong mga negotiating panel naman, pinapressure ng kusino, kung Malacanang man o whoever, pinapressure, dapat tapusin na because the economy is hurting. So there's got to be a resolution dun sa negotiations, no? Pero negotiations yan eh, hindi kinakailang madaliin yan. Eh, marunong pa sila. Dapat sila pumasok sa Makati eh. Dapat sila. Nagmamadali, kung Malacanang yan o sa GSQ, marunong ba kayo dun sa nagne-negotiate? Tinatantya ni General Enrile at ng grupo namin kung tama yung timing. Kasi pagka na-turn off yung mga yan, hindi, wag na. Wala na negotiations. Sige na, mamatay na lang kami. And the moment yung scout ranger nag-decide na mamatay na lang kami, ay wala kayong magagawa. Tapos ang Makati, tapos ang Pilipinas, tapos ang economy natin. Oh. So, mali yung nagpe-pressure na meron pang time eh, na hinakailang alas 12, tapos na yan. Yung mga ganun ba? People outside do not appreciate the criticality of the situation. Eh, panay agitated lahat eh. Panay pagod nga at panay galit-galit. Mga mainit ang ulo. Kasi yung mga tao dito sa Makati, iniisip nila, eh, paninindigan na namin to. Tapos na. O, patay na kung patay. Kaya nga, naghahanda na sila eh. Nakaset up ni explosive sa all around Makati. Tapos mamadaliin mo ang negotiations? Ay, nako, mga bobo. Mga ano, di ako galit. Nag-emote lang ako. Kasi nandun kami. Yung mga meron na sa labas, ang gagaling. Ang galing ganyan. Tapos yung later on, yung mga sumusulat ng sa media, sa libro, how it happened, mga historical, ano, ek-ek. As if sila yung nandun. You have to feel the atmosphere, the environment inside. Hindi namin alam kung magtitiwala sa isa't isa. Yun yung ano doon. Para bang, of course, may cloak yung negotiating panel to negotiate anything under the sun except Cory Aquino. General Enrile informed them that it was, he told everyone, ganon ang ano namin. So Cory Aquino stepping down from the presidency is not an issue. Will never happen. Ganon yung ano, right there, sinabi niya kagad sa simula. O di hindi makahugot ngayon itong scout ranger. Kasi kung hindi ginawa yun ni General Enrile, eh, sa umpisa pa lang, magsasabi na kagad yung scout ranger, yung mga opisyal, eh pagka ganyan sir, hindi. Eh kami, nandito para kay Cory. Tanggalin si Cory. Yung ganun ba? It means na right there, parang nakita yung laman ng utak ng mga ano, scout ranger sa Makati na ay, hindi naman si Cory eh. Kitam? Hindi naman si Cory. It was the cabinet members. Yun. Kasi yun yung primary target na sinasabi nila na nandoon sa ano,
yung mga balitang sinabi ni BP Doy Laurel na listahan ng mga nasa gobyerno na gaganyan. Ipikampika na itong mga sundalo eh. Kasi kinakain ng anay eh, from within, yung gobyerno eh. So, yan yung background, no? thank you for listening. Thank you for watching. Okay. So, maginaw talaga. Kakasipon ako. So, nagawa na yung wounded, nagawa na yung mga hotel guests. Dumating nga sila, nandun nga sila, ano? Dumating sila Secretary Peter Garucho, a professor from AIM. Tapos nun, si Yusek Alunan. No? They were there, on the ground. Hindi nila inisip yung personal safety nila. Talagang in-evacuate nila yung mga ano, yung mga turista doon, mga foreigner. Kaya nga, you have to hand it to them na they did a fine job, yung mga taon to. Tapos, nung kaka-recess na yan, na nakikipag-usap ako kala Sir Abe tsaka kay Danny Lim, Captain Danny Lim. And nakwentuhan lang na officer to officer, nung ranger to ranger. Ang ganda ng pwesto nyo dito, sir. Sabi ko ganun. Sa totoo lang, kaya naman nakikipag-negotiate yung gobyerno eh. Tinamaan siya eh. Sa kalingkingan, nasaktan siya eh. Di ba ano yung ano, parang nagka, ano, anong tawag, never mind. Yung sa masakit ng kulit, ng, ano, ng kilikili, o kunyari, nagkapigsa, o masakit ang ngipin. Mas na nasaktan yung gobyerno. Na-feel niya eh, na-hostage yung economy eh. Wala, tigil lahat eh. O, nawala naman sa plano yung Makati, di ba? As I explained na imbis na ano, kumanan papuntang Aguinaldo, dumire-diretso, tapos na nag-over yung helicopter ng gobyerno na nagre-recon, tinitingnan kung ano yung movement, tapos nag-take cover, ayun, napunta sila sa mga building ng Makati, and then hinold the line. Tapos kinulong ng PNP, ng PC, at the time, PCINP, kinordon off. Eh, paano ngayon lulusot yon pupunta na Aguinaldo nga eh? Mali. Kinulong nila sa Makati. O, doon nagbakbakan pa sa Makati. Mali. So, yeah, sinasabi ko sa inyo, sir, ganda ng position ninyo. Kaya, tactical advantage. Sa totoo lang, from the military standpoint, military thinking, na isa tactical advantage. Such that, it resulted to government parang on its knees now, na wanting to negotiate. Ang problema, negotiate anything under the sun except Cory Aquino. Yun lang. So, yun yung ano, no? So, sabi naman nung totoo ba yung negotiating panel? Sir, ako, I cannot speak for everyone eh. From my point of view, ang sa akin, ang tingin ko, pagka umalis ka sa Makati, umalis kayo sa Makati, you give up Makati, you give up your tactical advantage. So they can, kumbaga sa ano, pagkalabas mo dyan, wala na, kulong ka. Ganun ang ano dyan. Unless, talaga may agreement or whatever. Mali ako doon kasi I should have articulated myself more. In retrospect, no, right now, I was thinking, everything should have been recorded. Problem ng media. Yun yung saysay sana ng media. Laging palpaka media. Sana yung time na yun, tinawag mo yung media and then nag-negotiate kayo or kinocover nila or kumuha ka ng statement. Press statement afterwards. Nung ganon. Pero, nangyari man yung press statement, it was one-sided. Hindi na yung rebelde ang nakausap eh. Nana. So, if everything was on record, and then, may pressure sa government to fulfill
yung terms of agreement. Ganun din yung sa Scout Ranger. Ako, I'm looking at it from a fair point of view. Kahit ako member ng negotiating panel and then at the same time, member ako ng First Scout Ranger Regiment. Yun yung mother unit ko eh. Naka-attach and assign lang ako sa NICA, National Intelligence. So, gulo, no? Confused na rin ako eh. So, pagka umalis kayo sa Makati, mahirap, sir. Well, anyway, ayaw nila magpamedya, ayaw na rin magpamedya nitong ano, kaya the negotiations was not covered by media. Yun yung problema. So, we all sat down again and General Andrile was being pressured nga to conclude the negotiations. Sinabi nga niya by 12 o'clock. Tapos ng gabi ah. Tapos nag-volunteer ako ng ano. Can I say something, sir, habang nag-uusap nga? Ito yung isang kong contribution na muntik pang endorsing eh. Sir, can I make a statement? Biglang nag-ano ako, nag-detanya ako. Sir, sana ano, lahat tayo dito may isang salita. Sana walang lokohan. Ngayon, looking back at it, parang I sounded as if I was speaking for the rebels. Ayan, di ko na nakita yung mukha ng mga kasama ko. Ang nakita ko lang yung mukha ni Bossing Enrile, ni General Enrile, yung head ng negotiating panel. Yung kanyang, he appeared ano, irritated with what I said. Eh, biglang nag-react siya. Sabi niya, eh talaga naman walang lokohan dito. Kasi parang tinatamaan na, parang inako niya na ang pinapatamaan ko yung negotiating panel. Which is hindi. Ang sa akin, huwag tayo maglokohan. You hold your end of the bargain. I was mediating for everyone. Yun ang suggestion ko na, sana walang lokohan dito. Honorable tayong lahat eh. Let's have a gentleman's agreement. Which was born out of yung usapan namin ni Abe at saka ni Captain Danny Lim. Wala sa libro yan. Ang punto ko, how sure am I that government, which I am now representing as a member of the negotiator team, will hold true dun sa magiging resulta nitong negotiations na to, such that the Rangers will say, oh sige, agree kami, aalis na kami sa Makati. Tapos hindi na gawin ng gobyerno yung pinag-usapan kasi nga wala na sila sa Makati, wala nang pinanghawakan na advantage. Eh, we will be giving our word of honor. Wala sa libro yan. Hindi recorded na media. So, tatayuan mo, kasi tanong ng mga kasama ko, how we trust General Enrile, pero does the government trust him? Will the government follow yung mga napag-usapan natin dito? Yun yung, eh paano? Anong gagawin? Eh pagkakunyari. Kaya nga it should have been recorded. The same thing with the dun sa Oakwood mutiny nung 2004. Walang natutunan eh. So, next time, dapat lahat ng ganyan negotiations covered. Merong tape. Kahit kayo, nagne-negotiate kayo sa kung kanino man, sa kumpanya ninyo o kung saan, kung hindi properly na pinirmahan, walang napirmahan eh, na papel. Papel man lang. Wala, panay-verbal. Word of honor between officers and gentlemen. Eh, paano ngayon yung mga hindi kasama doon, yung mga meron, yung mga nasa labas na nagpe-pressure? Ah, wala kaming
pananagutan dyan. Ba't kayo nakipag-negotiate ng ganyan? Imagine. Tapos sasabihin, negotiate and everything under the sun except Cory, which we did. And then biglang, paglabas eh, may kukwento ko naman. So, na-irritate si General Enril eh. Tapos eh, wala naman lukuan dito. Tapos isa pa, sabi ko, sir, ito yung pangalawa kong inano, contribution. Sir, suggest sir na, no, suggestion ko sir, wala nang gagamit ng salitang surrender. Oh, wala na, wala nang gagamit ng surrender. Panay, eh nung, ano, kasi sir, ang pangit eh, pati yung media release natin sir, afterwards, wala nang, wag niyong ano yung surrender. Hindi nagsusurrender as Scout Ranger. Eh ang, tayo-tayo dito nagkakaintindihan, baka mamaya mga sundalo, yun ang training ng mga bata eh, walang surrender, patay kung patay, yun yung alam ng mga bata. So dapat, you have to consider that, wala nang gagamit na surrender. And then, I came out with return to barracks na lang. Parang yung sa PMA, laging pagkatapos na yung ano, return to barracks, yung parada, return to barracks, tapos na yung activity, return to barracks, yung ba? Nakasanayan na yun eh. So, nag-agree lahat. Return to barracks ang gagamitin na term. Wala nang gagamit na surrender. So, disseminated yun. Kaya nga yung paglabas eh, yung press eh, yan, return to barracks. Pero ang dating nun, parang, ha? Ganun lang, return to barracks? Hindi nyo kasi, mga meron nga, hindi nila alam yung nangyayari eh. Okay, sige. And then, what were the terms? Complete benefits, ito yung pinayagan. Ito yung hiningi ng mga ranger. And right away, pumayag si General Enril eh. Walang no-brainer. Basta, negotiate anything under the sun eh. Ito, sayang nga itong mga kasama na ano, Scout Ranger, hindi nga, wala na. Hindi sila motivated ng pera, hindi nga humingi ng pera eh. Oh, so, palitan yung mga cabinet members na leftists, isa yun. Palitan yung cabinet members na leftists, number two, complete benefits to the dead and the wounded, both sides. Tapos, automatic naman sa AFP yun eh. Pero yung dito sa rebels, baka mamaya madrop from roles. Tapos, pahirapan yung asawa, yung pamilya, namatay yung tao, sumunod lang ng order eh. Kaya illegal man o illegal, sumusunod siya sa chain of command niya. Eh, ang problema, yung chain of command na break dito sa itaas. Tapos nun, everything as if nothing happened, and then Lieutenant Colonel Galvez will take full responsibility in everything. So, mahirap yung kay Colonel Galvez. Inako niya lahat ng kasalanan. So, that everyone else will be spared. Everyone else should be spared. Oo ang sagot namin dyan. Colonel Galvez lang ang kakasuhan. Colonel Galvez lang ang ikukulong kung kinakailang magkulong o house arrest o whatever. Basta si Colonel Galvez lang, Lieutenant Colonel Galvez, PMA Class 71. He took the responsibility so that everyone else is scot-free. We agreed to that. And we have the authority as the negotiating panel of government. Cory's last trump card, should I say, na kasi after us, eh, wala na, patay na kung patay. Eh, kung nag-back down yung negotiations, wala, giba Makati. Lugi si Ayala. Lugi si Ayala. Ay, nako, dasal na siguro, dasal si Ayala. Sana magkatotoo. Sana magkatuloy-tuloy negotiations. So, everyone agreed. Walang media, walang pirmahan. Word of honor, spit. Oh, kamaya kayo, laway. Oh, ganun. Exaggerate ko lang. Word of honor, among officers. Oh, ito na.
So, disseminate. Tuda, ano, bababa na, kinabukasan. May time pa. Pwede pa, pwede pa. So, tuloy ko na para isang episode lang. Isang video lang. Bumaba na. Nagsabi na magkinabukasan, alas 7, mga ganon, form na lahat. So, ayan na, nag-form na. Alas 7, umaga. Disseminate nung gabi sa mga bata. And then, sinabi ang gobyerno, hala na, tigil po ito ka na, ha? So, ang gobyerno nandun, nakapaligid yung mga police, INP, Special Action Force, yung eventually naging SAF. SAF na nga pala sila, no? RSAP. So, paikot sila ng buong Makati, cordon. And then dito sa Forbes Park, yung Marines, isang batalyon. So, tigil na ang putukan, ceasefire na. So, tapos na, kahinga lahat. Tawag nung gabi, tawag agad si ano nga pala, si General Rile. Tawag agad siya sa JetSQ. O basta, ewan ko, hindi ko alam kung sino kausap niya. I would assume na it's ano, JetSQ. Abadia or Ramos. Nag-feedback siya na tapos na, okay na. Meron na negotiations. Okay. Tapos na. Kinabukasan, form na. Doon sa may parking ng ano ngayon, underground parking na ngayon yun sa Makati. Yun yung fronting Intercon and then Rustans, ano? Yung gitna na yun. Dati parking yun na open parking sa naspaltado. Doon nag-form. So, yeah, dami na. Biglang 800 na yung taon. Dami. 800. Tapos, merong parang may ano pa doon. Megaphone. Megaphone yung inanda. Tapos, ayun na si General Rile. Tapos noon, parang mix yung emotions eh. May mga nakatawa, may malungkot, may puyat na puyat, yung talagang kaganoon lang. Parang zombie. Parang zombie na ibe. Tapos na, yung confused yung ano, yung state of mind. Ano ba itong nagawa ko? Ba't ako nandito yung ganun ba? Pero wala pa rin si Lieutenant Alpha at si Lieutenant sino yan? Oscar. Lieutenant Oscar. Wala sila. Totally wala. Lumabas na yata, hindi na bumalik. Matapos akong konsensya yun, ano? Sarap patukan eh. Mista, sarap mong patukan. Walang niya ka. Tapos nun eh, aasta-asta ka na, ano? Mali ka talaga dun. Well, anyway, tapos nun, anandun si Lieutenant November. Lieutenant November. Captain Danny Lim. Kasi ibang reserve. Iba, hindi ko na nakita eh. Si Boy Bakunan, hindi ko na nakita dun eh. Baka nasa likod, no? Si, isa pa, si Lieutenant Papa. Yeah, si Lieutenant Papa, nandun. Mista ko rin. So, nagpo-form ng ganyan. Nagkamali itong isa naming kasama, si Colonel Adan. Nagkamali siya. Kasi, ano eh, yung protocol siya, protocol bound, no? Hindi namang intentionally done, pero protocol bound. Sasalita si General Rile, tapos nung salita na sinasabi ni General Rile, good morning everyone, so it is now over. Sabi nga nun, tapos na. We now have to proceed to Makati and then so you will have to yung surrender your firearms na for proper accounting and all that. And then wait for further instructions. Yung sabi ni General Rile, your officers and the negotiating panel beside me have reached an accord na we agreed upon. So, from now, balik na tayo. Ganun lang. Simple yung sinabi ni, ano, ni General Rile. After him, si ano naman, si Colonel Adan. Nagsalita eh. Remove your magazines. Tanggalin yung mga magazine daw. Nagkaalit yung mga sundalo. Nagkaalit yung mga sundalo.
Ah, galit yung mga sundalo. Dinig mo nga eh. Ba't namin tatanggal yung magasin namin? Bakit namin tatanggalin yung bala? O, dyan, nakakita mo. Unti-unti nagkikrip yung ano eh. Negative ano eh. Sentiments. Nagkikrip na. Nagtatabo ka ng baril ng ganun. Yan ang di alam eh. Ng mga tao. Yung mga... Pak-pak, mga ganun, pak, nagdadabugan. Pucha, wala na. Nagsalita na yung mga sergeant major, yung mga NCO, senior, sinabi, kung ayaw ng official natin, kami na lang ang maglilid sa inyo, tatapusin natin to. Sabing ganun. Sumusurrender ba, Ranger? Kaya ayaw kong pagamit yung surrender eh. Kaya ayaw kong paggamit kasi kita mo yan, di pa nga ginagamit yung surrender, kita mo epekto, return to barracks. Return to barracks, pero negative yung tanggap ng tao. Ang nakasama, yung sinabi ni Colonel Adan, sorry sir ha, pero yun yung nangyari. Yung nakasama yung sinabi ni Colonel Adan, na naging Lieutenant General Adan, nakasama yung sinabi niya, remove your magazines. And understandably, was following protocol. Kasi... babalik ka sa Aguinaldo, sa Port Bonifacio, nandun yung Marines. Eh kung may, ayaw nila ngayon ng magkaroon ulit ng bakbakan, yung mga girian, Marines, Ranger, ganun ba? May magsalita lang doon sa Marines na, ay, surrender din pala mga Scout Ranger. Ay, nako, kung merong bala yon, diba? Yun yung kay, in fairness, kay Colonel, Colonel Adan. Pero ang effect noon nagdadabo ka ng mga sundalo. Putang ina, excuse me for lang. Yun talaga, tang ina. Kung ayaw ng mga official natin, kami na magtatapos nito. Tayo-tayo na lang, sabing ganun. Ay nako, wala na. Ano magawa ni? Wala magawa itong mga official ng Ranger, wala. Walang magawa, walang si General Dela, walang tameme lahat eh. Lahat ng official tameme lahat. So it appeared this is going to be extended as an NCO thing, no? An NCO, patay na kung patay, ganun. Pero na-recover na yung mga explosives eh, tinanggal na eh, pinatanggal na. Eh pwede naman nila ikabit ulit. Nag-react ako dun sa sinabi ni Colonel Adan, yes sir, tapos nun. Wala eh. My spontaneous reaction was sumingit ako sa kay General Rile, tsaka kay Colonel Adan. Sabi ko, makinig. Disregard, sabi ko ganoon. Tinginan sa akin si Colonel Adan tsaka si General Rile. Disregard that last comment, last order. Disregard. Lahat, isaksak yung magazine. Sabi ko ngayon, lock and load. Lahat, isaksak yung magazine. Lock and load. Tapos nun, nag-ano yung mga bata. Yay, ganon, yay. Nabago yung atmosphere. Biglang, yan, ganyan. Tapos nun, dumapit sa akin dito si General Enrile. Nakatalikod siya sa mga, sa mga Scout Ranger. Iking, alam mo ba yung ginagawa mo? Sabi ko, yes sir. Tiwala ka sa akin. Akong bahala. Sabi ko ganun. Tiwala ka sa akin. Akong bahala. Kasi gusto ko rin matapos na eh. So, sabi ko, ayun na. I hope you know what you're doing. Sabi niya. Yes sir. Ang Ranger sir. Ang comment pa nga ako. Sir, ang Ranger sir. Parang aso eh. Kakagating ka niyan sir. Ilala ko mga bata, it appeared na I trained half of that, di ba? Yung 400, I trained half of the people there kasi sila yung mga 20-year-old. Sabi ko, pinayaan na ako ni General Rile kasi wala rin sila magagawa. Paano, anong gagawin nila? Pipigilin nila? Ay, nako, baka ma-on the spot sila dun. Wala nagtatanggal ng magazine eh. Yung iba, sinubukan,
Pero yung NCO nagano, this happens so fast, ah. This happened fast. Tapos noon, sabi ko disregard, and then ikabit lahat ng magazine, wala magtatanggal ng magazine. Lock and load, sabi yung ganun. Tapos noon lapit nga si Enrile, tapos noon sabi ko nung matas ko sabi na parang pagka, parang aso yan, tadya ka mo yung buntot, kahit loyal sa iyo, tadya ka mo yung buntot, masaktan, kagating ka, sabi yung ganun. Ganun ng ranger, sabi ko. Tapos noon, eh, magalit yung ibang ranger, eh, yun ang sabi ko eh. Yun ang sinabi ko, at the spur of the moment, yun ang sabi ko. Mga kabady, no, de, tapos eh, oh, makinig, makinig, si, sino nakakakilala sa akin dito? Kilala nyo ba ako? Taas ang kamay, nung nakakilala ako. Yun, nagtaas. Eh, yun nga, kalahati. So, iba doon, nakasama ko pa sa operation eh. Sa Davao Norte, tsaka sa, dito sa ano, first company siguro. Basta hindi kayo, ang dami, hindi mo na maano yung mga mukha. Basta ano, maraming nagtaas na kami nakakilala ko. Tapos sabi ko, from here, ande, sabi ko muna, napakita na natin, napakita na ninyo, ang disiplina ng unit. Napakita na kung gaano kadisiplina ang unit natin. Huwag nyong sisirain. Tapos from here, ang gusto kong mangyari, magmamarcha tayo papunta sa barracks, return to barracks nga, Fort Bonifacio. Lock and load, tactical ang ano, distansya, tactical, yung SOP natin, kaliwa, yung barrel nakatutok sa kaliwa, double file, no? Na naglalakad. 5 meters distance, tapos nung kaliwa, sa kaliwa nakatutok yung barrel, yung kanan, sa kanan nakatutok yung barrel. Lock and load. Nandyan yung marine sa Das Marinas village, saka sa Forge Park. Nandyan sila. Pagka meron isang pumutok sa kanila, sabi yung ganun, authorize kayo, upakan nyo, PRP tayo, pre-arranged rally point, dito tayo sa Makati lahat, ako magdadala sa inyo, sabi yung ganun. Stupido ko. Anak lang to. Yay! Ganun sila. Yay! Katingin lang lahat ng ano yan, ng official sa akin. I don't know how, why I said that, pero that's how I said it. That's how. Well, gusto ko, matulog na eh. Pagod na lahat eh. Tapos nun, si General Enrile, patanggal nyo lahat ng magazine, yung bala nung nandun sa nandun sa Das Marinas, dun sa Forbes Park. Lahat ng Marines magtanggal ng magazine. Sila nagtanggal ng magazine. Oh, di ba? Eh, huwag niyong aanuhin. Oh, yun yung ano. So, kung titignan niyo yung footage, mga nakakabit yung mga magazine. Yeah, ewan ko doon sa iba, nagtanggal kung ano, pero hindi. Basta, ano, tapos sabi ko, oh, yung mga nasa kanan ninyo, tingnan nyo. Yung nasa kaliwa nyo, tingnan nyo. Oh, yung mga nasa kanan ninyo, batukan nyo. Batukan na ganyan, ulo. Nabi ko yun. Batukan ng ganyan, tapos nun, tignan ko na sa ka-safety yung mga baril. Baka mamaya kayo yung ma-accidental fire dyan, ha? Magkasimula-simula na naman tong gera-gera natin. Tama na. Uwi na tayo. Sabi yung ganun. Uwi na. Ayun. Tapos nun. O, de, march off na. Dala-dala yung flag ng Ranger tsaka ng Philippine flag. That's why, yung coverage ng mga network stations, everyone was singing pa eh. We strike, who are happy and free. Ayun, no? Birds of same feather, we flutter together. Scout Rangers of fortune are we. Yan yung sintonado. Meron palang sasabi ng comment na kumakanta daw si General Maki. Oh, si vlogging general. Si Maki! Oh, hello. Tapos si Johnny, no? Eh, makanta eh. Sabi ko nga, ang comment ko eh, naku, patay pagka kumanta. Magkabagang. Signal number 3. So, nagkantaan yung mga ranger,
pabalik. Tapos nasa din siya. Kausap ko si, ano, si, si, ano, pangalan to. Lieutenant November. Nag-usapan namin si General Enril eh. Mga book. Ay, yung ginawa ni, ano na yan, assured na yung karir niyan. Sigurado niya si GPA. From PMA, si GPA na yan. Tapos nun, chief of staff yan. Yung mga ganun. Ano yung napag-usapan, tapos nun. Ah, bago, isa pang detalye, bago nung mag, ano, bago nung mag-march off, sabi ni Lieutenant Papa, mista ko, bok, 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 paano yung mga baril namin, personal na mga baril? Ano, ano, hindi, bakit sa negosyasyon, hindi yung sinabi, sabi yung ganun. Tapos na yung negosyasyon. Tapos nun, eh, eh, baka, pwede bang, ano, ilabas? Sabi ko, ha? Ngayon may ahabol. Sabi ko, sabagay, may points siya eh. Kasi nga daw, pagka pumasok sa Port Bonifacio, yung mga personal nilang baril, mga savings nila na baril, eh, ano, wala eh, te-turn over lahat eh. Hindi na ba, baka, hindi na bumalik sa kanila. O, lapit ako kay, ano, kay General Enrile, bulong ako. Sir, mayroong problem, sir. Yung mga personal na baril nila, pwede bang ilabas ko? Para, ano, para mahabol, sir, pahabol dun sa agreement natin. Pwede bang ilabas ko yung mga baril nila, sir? O, sige. O. So, naging dalawang sasakyan. Isang sasakyan ng Office of the Press Secretary, yung Land Cruiser. Land Cruiser yata yan. Basta SUV. At saka yung kotse ni General Enrile, pinagamit sa akin. Tapos, yung isa kong mista, ano, si Lieutenant Romeo. Si Lieutenant Romeo. Nagwo-worry siya. Pero sabi niya sa akin, so far, hindi daw siya nagpakita kahit kanino. O, dinabulungan niya ako. Sabi ko, sige, Bok, tago ka. Mula ngayon, driver kita. Binigay ko sa kanya yung nasa ano ko, sa backpack ko na civilians, civilian clothing. Binigay ko sa kanya. Pinasuot ko sa kanya. Tapos nagsuot siya. As private. Private Tino. Eh, si Private Tino sa Davao, alam namin yun. Kambing yun. Kambing yun ni Colonel Pacelo. Ginawa nga, na-promote nga yung Sergeant Tino eh. Kambing yun. Billy Goat. Sabi ko, Private Tino, alika. O, oh, na ganun ko. Tapos sabi sa akin, walang yaka, Iking. Walang yaka. Sinusulit mo ha. Sabi ko, kasi, baka demote pa kita. Ano pa, mas mababa sa private book, CHDF. Ang sarap maglokan eh, no? Dahil nagmamaneho siya, nung galant ni General Enrile. Puno ng baril yung compartment. Tapos noon, yung sumusunod sa amin, sinabihan ko, yung nagmamaneho ng ano, ng ah, yung driver ni General Enrile ba yun? Basta, yung nag-drive nung ano eh, nung SUV. Siya yata yun, para ma-recover yung kotse. Tama. Kasi binitawan ko rin yung kotse. Pagda, ano, de, yun na. Sakay-sakay, lahat ng baril. Hindi ko in-accounting. Wala. Basta nilagay lang ni Lieutenant. Nako. Sino yun? Sana siya dito. Papa. Mahirap naman ano yun. Papa, mas ma... Lieutenant Howitzer. Lieutenant Baby Howitzer na lang. Oh, si Lieutenant Baby Howitzer. Alam niyo bakit Baby Howitzer? Because of his size. So, eh kami, karamihan, panay Armalite lang, M203, kanya, Baby Howitzer. So, si Lieutenant Baby Howitzer, nawala na rin. Ewan ko kung nagmarcha siya. Nag-UG rin niya tayo. So, marcha. Tapos, nung okay na, nakisakay ako sa back ano ng pickup eh, yung tailgate ng pickup, binabang ano, nakaupo si
Lieutenant November, nakiupo rin ako. Tapos nag-uusap kami habang maandar. Masaya, masaya atmosphere. And then, pagdating dun sa gate, nauna ako ng konti, dun sa mga dala kong sasakyan, yung dalawa na convoy. Kasi kumana na itong mga, ano, itong mga kabady, itong mga scout ranger, kumanan, ang daming tao. Yung mga taga Port Bonifacio, nagwe-wave sila. Yung mga asawa, pamilya ng mga sundalo, nagwe-wave sila. Yay, yay, gumaganon. Talagang saya. Parang nabunutan ng tiniklat kasi na natigil na, and then they're coming home na alive. Tapos nun, remember si Binasoy, yung nasa gate na MP, na lang McDonald's approach, o tsaka balot. Sir! Ano na naman sa akin? Sabi ko, Binasoy, akin tong dalawang sasakyan na to. Tapos nun, babalik na ni Nika yan. Tapos nun, yes sir! Tapos nun, ipinasok namin. Tapos sabi ko, mag-antay. Nandito lang sila sa kanan nakaparada lang ng ano, tapos wini-wave off ko yung mga ano, sundalo. Pagkalakpas, and then nawala na lahat ng tao, wala na, kami na lang natitira. Circle kami, American Cemetery, and then dire-diretso doon kami sa gilid ng Tracom, and then NICA office. Pinunload ko lahat ng barrel. Yan, yun hanggang doon na muna. So, sige, hanggang doon na muna. Then, tutuloy ko na lang yung after that. Kasi meron din mga issues na nangyari. So, yun na muna. Maraming salamat. Thank you. So, again, yung announcement ko na I'll create a another leg para sa ano, P-Serve, Pinoy Survivor leg, na I will interact with you. Doon na rin yung mga shout out, doon na rin yung mga comments ko na comments ninyo na sasagutin ko, na dapat maganda rin na madinig ng mga kasama natin. So yun. Thank you so much. Maraming salamat. Very stressed yung ano, stressful yung situation na yun. At saka yung susunod, mas stressful. To give you an idea, kinulong lahat ng sundalo. Kinulong silang lahat. Tapos nun, nireport ako for bringing out firearms. Somebody from ISAP reported me. So, yun yung susunod natin na expound ko. Okay? So, maraming salamat. Imagine, after mag-negotiate ka, biglang gusto pang ikulong ka. Gusto pa nila ako ikulong. Gusto nilang kasuhan ako. Ang mga gago. Bobo talaga eh. Mga miron. May mga ambisyon kasi. Oh, sige. Maraming salamat. Thank you so much. God bless everyone. Like, share, and subscribe. Subscribe. Thank you. God bless.